Hi guys! Nandito na naman po ako sa kusina. Magluluto po ako ngayon ng breakfast kasi today is Friday. Tapos hindi po ako pumasok sa trabaho ngayon kasi may lalakarin po ako mamaya. Yung anak ko po kasi guys, may online class siya sa Pinas. Yun. Kasi mula grade 2 hanggang third year junior high school, dito po siya sa Japan. So, kaya ngayon wala po akong camera woman. Yun. Tsaka hindi siya makatulong sa kusina. Tumutulong po kasi yun. Kasi mas gusto ko po na mag-focus siya sa kanyang studies. Yun. Kaya guys, abangan niyo lang po. So, ito po yung mga ingredients ko po ngayon, guys. Magluluto po ako ng chaham. Kung sa atin po yun, yun yung tinatawag na fried rice. Yun po. Pero yung chaham ko po, guys, or fried rice, parang katulad po sa Japan na maraming ingredients. Marami po silang halo, guys. Siyempre, hindi po nawawala yung gulay. Tapos, lagyan ko po siya ng carrots. Ito na po yung kanin, guys. Mainit na po. Mainit pa po ito, guys. Tapos, may hotdog po, guys. Lagyan ko po siya ng hotdog. Tapos, ito po, may onion, may garlic po tayo. Lagyan po siya ng itlog. Tapos, yung litos po, guys. Lagyan ko rin po siya ng litos. Yun. Tapos guys, ito rin, lulutuin din ko rin po yung corned beef. Ito po yung corned beef sa Japan guys na ginagamit ko. Pag hindi po ako nakapunta sa Philippine store, ito po yung ginagamit namin. Kasi pare-pareho lang din yung lasa. Yun nga lang po, medyo maliit po siya. Tsaka may kamahalan din po. Pero paminsan-minsan, yun, bumibili po kami. Tapos lagyan ko po siya ng patatas. Yan. Tapos, ito po guys, lagyan ko rin siya ng itlog po guys. Luto na po ito guys. Yan. Lahat po dito sa Japan guys, parang madali na lang sa kanila kasi yan, luto na po siya. Kaya ready to eat na lang po. Parang iinitin mo na lang. Yan po guys. Tapos, ito po guys, syempre hindi na wala yung paborito ko po guys. Nagluto po ako ng kamote. Yan po guys. Yan. Kaya, habang naghihiwa po muna ako guys, mamaya, ipakita ko po sa inyo yung pagtimpla ko po or pagluto ko ng chaham. So, ito na po guys, natapos na po ako sa paghiwa-hiwa. Ito na po yung corned beef natin. Yan po. Tapos yung egg para sa chaham. Tapos, yan yung itlog po, yung patatas, yun po, na-slice ko na po siya lahat. Yun. Kailangan lang po talaga guys, matyaga po sa pag-slice ng mga gulay. Yan, ito po yung hotdog guys. Yan, slice ko rin po. Tapos yung carrots, tapos yung litos po guys, yan. Kaya, isahan na po nating magluto. Yan po guys. Yung ingredients ko po sa pagluluto ng chaham, lalo na sa pagtitimpla, Pilipino pa rin yung panlasa guys. Yun. Ito na po guys. Luto ko na po yung una po yung garlic guys, tapos yung onion. Susunod ko po guys yung carrots. Kasi yung huli ko na po ilagay yung itlog.
ay yung kanin. Kasi luto na po kasi. Nain ko muna lutuin yung carrots guys. Yung carrots naman po kasi guys, kahit hindi siya masyadong luto, okay lang kasi pwede naman itong kainin kahit fresh po yun. Pero ako po, niluluto ko rin po talaga siya. Tapos takpan lang natin yung konti. Tapos nilagay ko na po yung hotdog natin guys. Ayan. Tapan po natin. Ito po guys, lalagyan ko po siya ng silver swan po to sa atin po guys. Yan. Nabili ko rin po sa Philippine Food. Kaya, lagyan ko lang siya ng konti. Depende lang po sa inyo guys kung paano po kayo magtimpla. Yan. Ayan po guys, medyo brown na po siya. Yung carrots natin guys, ito na rin po. Lagay ko na po yung kanin natin guys. Ginaan na po yung apoy guys kasi ito na yung natin mga ingredients po guys. Ito lang po yung pang-templa ko guys, yung shoko-shoko ng Japan guys, ito lang. So ito na po yung resulta niya guys, hinalo ko na po lahat. Ayan. So yun lang po ang templa ko guys, yung shoko-shoko lang po ng Japan, depende na po sa inyo kung anong gusto niyo na templa. Ngayon guys, ihalo ko na yung itlog. Ayan. Napaka-simple lang po. So, nalagay ko na po yung itlog guys. Ayan po. Ihalo lang po natin mabuti. Ayan. Bango-bango po guys. Sunod na po natin guys yung gulay. Ayan po. Ayan o. So guys, yung litos kahit hindi naman ilutong mabuti kasi ginagawa po namin salad po guys. Ito, litos. Wala na naman po yung diet natin dito guys. So, ito na po guys. Luto na po ito. Yan. Hinalo ko na yung gulay. Yan guys. Yan po. Kaya sasamay ko naman po yung corned beef. Ito lang po guys. Ito lang po lutoin yung corned beef. Yan. Alam ko po na magagaling na po kayo magluto niyan. Simple kasi lang po na
po lang guys. Madali lang po siyang lutuin. Ito guys, sinunod ko na po yung nalo ko na po yung patatas guys. Ako po kasi guys, hindi po ako mahilig sa puro karne. Kung may karne man, konti lang, tapos mas gusto ko maraming gulay. Yan po ang gusto ko guys. Hindi po ako nakukontent po sa kinakain ko po guys pag kulang sa gulay. Sunod po guys, iharon natin yung corn beef. Okay. Tapos ito lang din po yung pantimpla ko guys, kasi may timpla na kasi itong corn beef. Yan, konti lang po. Ito na po guys, sinalo ko na yung corn beef. Yan. Bango-bango po guys. Wala na naman yung diet nito. Tapos, lagay ko na po yung itlog po guys. Pang-paano lang po siya. Ito na po guys, luto na po ang aking corn beef, tapos yung chahang or fried rice, yan po. Ito po guys, nagdagdag po ako ng prutas. Ang ginagawa ko po nito guys, nalagyan ko po siya ng kunting asin, kunti lang po, kasi mas try niyo po guys, mas may siya, yung lasa niya talagang. Itong dalawa po ito na orange po guys, pero sigurado ako lang makaubos nito. So ito na po guys, luto na po ang aking mga lutong chahang at corn beef po na request ng anak ko. Yan po, may prutas din po tayo at kamuti. Yan po guys. At syempre guys, hindi nawawala po yung kape ko guys. Yan. Yan po guys, kain po tayo. Itong anak ko po guys, tasa ko, may pangalan po talaga ito. Yan po guys. Yan. Kaya, pati yung sa asawa ko po guys, may pangalan din yun. At syempre po, una kong nakainin talaga yung kamote guys. Matagaw po talaga ako sa kamote, saging, yun po. Kaya ako'y magpapaalam muna kasi tawagin ko muna yung anak ko po guys kasi naghahanda yun para sa online class niya. Kaya, bye! Maraming salamat po ulit sa inyong panonood.